nagbabalik ang Panahon TV. Bukod sa malaparaisong ganda ng mga isla, ang Pilipinas, kinikilala rin sa buong mundo mula sa mainit na temperatura nito. Kilalanin din natin ang iba pang mga bansa mula sa lagay ng panahon na maasahan ngayong araw. Paghandaan ang maulan na panahon sa Rome, Italy ngayong araw. Ang temperatura dyan, nasa pagitan ng 13 hanggang sa 20 degrees Celsius. Maulap na kalangitan naman ang maasahan ngayong araw sa London, United Kingdom at Berlin, Germany. Good weather condition ang iiral sa Madrid, Spain ngayong araw at ang temperatura dyan, nasa pagitan ng 13 hanggang sa 29 degrees Celsius. Samantala, maulan na kalangitan naman ang iiral ngayong araw sa Washington, D.C., USA. At ang temperatura dyan, nasa pagitan ng 21 to 29 degrees Celsius. Good weather conditions sa Los Angeles, USA, Alberta, Canada at Ottawa, Ontario, Canada. Magandang panahon din ang maasahan sa Melbourne, Australia at Canberra. Ang temperatura nasa pagitan niya ng 3 hanggang sa 13 degrees Celsius. Good weather condition din sa Wellington, New Zealand, samantalang maulan na panahon ang iiral sa Auckland gayong araw. Good weather conditions sa Dubai, United Arab Emirates at New Delhi, India. Samantala, maulan na panahon naman ang mararanasan ngayong araw sa Kuwait, pero ang temperatura nasa pagitan niya ng 27 hanggang sa 42 degrees Celsius. Tulad dito sa Pilipinas, ang ilan ng mga bansa sa Asia, kilala ring tropical country. Ang ilan sa mga ito, mas matinding init ang umiiral. Tingnan natin ang weather condition ng mga bansa sa Asia. Paghandaan ng maulap na kalangitan at ilang mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa Thailand, Malaysia at Singapore. Sa kabila ng maulan na panahon, mararanasan pa rin ang napakainit na panahon dahil ang temperatura dyan nasa pagitan ng 24 hanggang sa 36 degrees Celsius. Good weather conditions sa Indonesia at Cambodia. Samantala, magandang panahon din ang maasahan sa Myanmar at Lao PDR, gayon din sa Brunei ngayong araw. Ang temperatura pagandaan dahil napakainit ito. Ang temperatura kasi maaari itong pumalo ng hanggang sa 37 degrees Celsius. Paghanda naman ang maulan na panahon sa Vietnam ngayong araw. Samantala, good weather conditions sa Tokyo, Japan at Beijing, China. Pero sa Seoul, South Korea, Taipei, Taiwan at Hong Kong, China, paghandaan ang maulan na panahon ngayong araw. Mainit sa umaga, biglang ulan sa gabi. Minsan naman maghapon ang buhos ng ulan. Sa pabago-bagong panahon, ang kalusugan ng tao ang nadedehado. Pero don't worry dahil may solusyon sa ubot sipon na sa kusina lang makikita. Narito ang aking ulat. Ulan dito o buroon? Lamig dito, sipon doon. Sa madalas na pagbuhos ng ulan at unti-unting paglamig ng panahon, madalas din tayong madapuan ng ubot sipon. Bumababa ang ating resistensya sa tuwing bumababa ang temperatura. Mas mabilis dumami ang virus sa basang panahon, kaya mas madali tayong magkasakit. Susubukan ng katawan na alisin ang mga virus na ito sa pamamagitan ng ubot sipon. Kaya kung hindi sapat ang gamot na binibili sa butika, subukan ang mga natural remedy na ito na makikita lang sa kusina. Gaya na lang ng ginger tea na mabisang panlaban sa baradong ilong at tuyong ubo. Ang ginger o luya may active ingredient na tinatawag na gingerol. Ito ay nakatutulong upang bumuka ang daluyan ng hangin sa ating baga. Ang pinakulo ang luya pwedeng lagyan ng lemon at honey. Ang mga ito, hindi lang masarap na pampalasa, mas mapapataas din ng lemon at honey ang immune system. Inumin ito ng 3 beses kada araw hanggang sa bumuti ang pakiramdam. Ang asin at baking soda, magagamit din pang lunas sa iyong sipon. Magpakulo lang ng tubig at ihalo na ang 1 kutsarang asin at kalahating teaspoon ng baking soda. Ilagay ito sa spray bottle. I-spray sa malinis na panyo at langhapin. Sa pamamagitan nito, mas matutunaw ang baradong sipon. Ngayong madalas na ang ulan, protektahan ang katawan sa mga sakit at subukan ang mga solusyon na ito na matatagpuan lang sa inyong tahanan. Pero makabubuti pa rin kumonsulta sa doktor bago subukan ang mga home remedy na ito. Para sa Panahon TV, ako si Trisha Garin.
Matapos ang ilang buwan na matinding init na naranasan, ngayong dumadalas na ang ulan, marami ang naliligo sa ulan at sa iyong pagtampisaw sa tubig nito, minsan nyo bang naisip kung magkakaiba o magkakapareho ang sukat ng bawat patak nito? Alamin natin ang sagot ng ilang mga kababayan natin kasama si Nissan Tires. Malakas, katamtaman, at mahinang ulan. Minsan bang napagmasdan mo kung bakit magkakaiba ang sukat ng raindrops? Ano sa tingin mo ang dahilan nito? Depende siguro sa lakas ng pagbagsak. Depende siguro sa hangin, sa air pressure. Maraming factors. Parang nakikita ko sa ulan, parang pag malakas yung ulan, mabigat yung mga raindrops makakapal. Tapos pag ambon-ambon lang, maninipis lang, tapos magagaang lang. Magkakaiba ng naiipon sa clouds. I don't know. Parang yun sa condensation, I guess. I think it depends po sa strength po ng rainfall. If torrential yung rainfall, mas malaki yung raindrops. If light lang po yung rainfall, mas maliit po. Nakadepende sa ulap, yung parang yung amount ng cloud, parang yung water content nun sa isang cloud. Kasi may minsan, may cloud na parang manipis. So yun yung parang may dalang water, tas yun yung I feel na konti lang yung raindrops, tas yung cloud na medyo makapal, tas may possibility na may thunderstorm or may lightning, ganyan. Siguro yun yung nagdadala ng parang heavy na drops ng rain. Sa loob ng isang ulap ay meron tayong tinatawag na water droplets at yung mga tinatawag din nating condensation nuclei. Dito sila dumidikit at dahan-dahang lumalaki itong size ng water droplets ito habang bumabangga pa sa mas maliliit na water droplets sa loob din ng kaulapan. At kapag lumaki na ang size nito, around 0.05 cm in diameter, nagiging mabigat nito at hindi na kayang suportahan ng ating atmosfera sa tulong din ng force ng gravity, ay dahan-dahan na itong babagsak dito nga sa kalupaan ng ating bansa. Habang bumabagsak pa rin ito, ay posible pa rin itong bumangga nga sa iba pang mga water droplets. Yung mas maraming nabanggang water droplets, definitely mas magiging malaki ang size kumpara sa mga ibang minimal lang nabanggang water droplets. Malakas man o mahina ang pag-ulan, mahalagang meron pa rin tayong pananggarito. Kaya naman, saan man ninyong lakad, lagi dapat bitbitin ang inyong payong. Para sa Panahon TV, ako si Eunice Huntayas. Save the date and be part of Asia Construction and Property Management Supply Chain Procurement and Logistics Industry Forum happening this May 28 to 29, 2019 at the Manila Marriott Hotel. For inquiries, call 2844-2680 or send an email to info@pasia.org. Time is running, so be sure to register now.